the seed to plant them in the world. It's the seed, and the seed it is what we are, the seed. Hi kids! It's Teacher Mick again. Ngayon, gagawin natin ang second craft. The same materials pa rin ang gagamitin natin. Clean sheet of paper. Brown colored paper. Yellow, orange, red colored paper. Or pwede na rin yung magazine, di ba? Yung tulad ng dati. Magazine, okay lang yun. Glue. Scissors. Mag-iingat sa paggamit. Ayan, kumpleto na tayo. Ilagay muna natin sa isang side at kunin una ang clean sheet ng paper. Sunod, kunin natin yung brown colored paper at dito sa tinetrace ko ay mag-cut tayo gamit ang scissors ng lines. Pero wag mong isasagad dun sa dulo or dun sa top. Kasi, lalagyan natin yan ng glue mamaya. Ayan, ikat mo lang siya, tulad nitong ginagawa ko. Ayan. Ngayon, dun sa top part, lagyan mo siya ng glue. Yung walang cut, yung walang gupit, lagyan mo siya ng glue. And, iyon yung ididikit natin sa white or sa clean sheet ng paper. Ayan. Ah, tingnan nyo. Dapat, ganito ang kakalabasan niya. Parang may mga strips pa rin ng paper. Tapos, kunin yung colored paper. Tapos, mag-cut din ng strips. This time, sagad natin. Strips ng colored paper or magazines. Old magazines, ha? Yung hindi na natin kailangan. Next, ang gagawin natin ay over, under, over, under, over, under. First step, lalagay natin dito over dun sa first na flap or sa first na strip. Yan, lagyan natin ang glue. Huwag kakalimutan lagyan ng glue para hindi ito matanggal agad. At mag-iingat dahan-dahan lamang. Ayan, natanggal. Sunod natin gagawin, under. Lalagay natin siya under nung second strip or yung sa second na parang flap. Under. Then, ano sunod sa under? Over. Ayan, dito yung over. Then, ano ulit? Under. Then, over, under, over, under, over, under. Yun lang yung susundin natin. Pwede tayo magpatulong sa mas nakakatanda sa atin. Kaning sina ate, or kuya, or kung sino pa na pwede nating mahinga ng tulong or ng help. Ayan. Pagdating natin dun sa may dulo, lagyan din natin ulit ng glue yon. Huwag niyong kakalimutan na lagyan ng glue para hindi siya masira agad. At para in place na siya. Ganun din ang gagawin natin sa ibang colored paper. Pero this time, dun tayo magsisimula naman sa under. Anong lalagay natin? Glue! Very good! Ayan, ganun lang ulit. Hanggang maging parang alternate na siya. Don't forget to put the glue! Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag- over, under, over, under, over, under nung mga strips. Kung nahihirapan,
dahan-dahan lang. Huwag mahihiyang humingi ng tulong. Gawin natin yun hanggang maubos natin yung spaces sa baba. Ayan. Hanggang matapos natin yung buong weave. Lagyan ng glue yung mga dulo para hindi din to masira. Very good. Ayan, tapos na tayo sa weaving. Pero hindi pa tayo tapos sa art natin, sa craft. Ang sunod natin gagawin ay kumuha tayo ng pwedeng panulat, pwedeng marker, or pwedeng pencil at lagyan ng curve yung sa bawat sides na to. Ayan, ganyan. Hindi naman kailangan perfect na perfect siya. It's okay kahit hindi siya pantay. Ang importante, malagyan mo ng curve. At gupitin yung merong line na nagawa natin. Mag-ingat ha! Pwedeng magpatulong kina ate or kuya or kahit kanino mang mas nakakatanda sa atin. Nakikita nyo na ba yung ginagawa natin or yung kakalabasan ng ginagawa natin? Ayan, make sure ulit na walang aangat na paper. Use your glue! Tapos, lagyan na natin ng glue yung ilalim. Kasi finally, ididikit na natin siya sa paper. Ayan, pat. And wipe nyo lang or tanggalin nyo lang mga pieces of paper na nakat natin kanina. Bye, scissors! Ayan, pwede na natin i-keep yung scissors kasi hindi na natin siya gagamitin. Ngayon, you can get your crayons, pencils, or colored pencils, or colored markers kasi magdo-drawing na tayo this time. Hindi nyo naman kailangan bumili ng mga bagong materials, kung ano lang meron kayo dyan sa bahay, yun ang gagamitin natin. Magda-drawing tayo ng ano kaya? Ng water. Yan. You can use your blue crayons, then grass. Alam nyo na kung ano to? Ito yung basket kung saan inilagay si Moses. Yung baby pa siya. Yan. Pwede nyong gawin lahat ng coloring, ng drawing. Lagay kayo ng grass, maglagay kayo ng water. Tapos, pwede nyo din i-drawing yung baby, si baby Moses, sa loob ng basket. Hindi nyo kailangan maging katulad na katulad sa ginagawa ko kasi alam kong mas kaya nyo pang gandahan lalo. Tsaka, okay lang kahit iba-iba tayo ng drawing. Lahat ng nagagawa ng iyong kamay ay maganda. Ayan. Dina-drawing ko na si baby Moses. Don't forget to put the eyes. Tsaka yung mga eyebrows, yung nose, yung ears, yung mouth. Nakasmile siya. Ngayon, parang gusto ko lagyan siya nung, alam niyo yung parang cloth? Yung, di ba minsan yung baby binabalot sa cloth? Para hindi sila malamigan, ganun. Ayan, nilagyan ko din siya nun. And, also, kasi di ba bright and sunny day yun, nilagyan ko na ng sun tsaka ng clouds. Ayan, parang tapos na ata tayo. Ay, yung name pala! Huwag niyong kakalimutan maglagay ng name nyo, pati ng date. Pero ngayon ay June 3, 2020. Yun ang ilalagay nyo, ha? Ayan, tapos na tayo. Ito yung baby Moses in a basket. Uy, gusto ko makita yung mga ginawa nyo. Kaya pwedeng ipapicturean nyo kay ate or kuya. Tapos, palagay nyo dun sa comment box. And, ayan. Look, oh, ito yung ginawa nyo last week. Tapos, ito yung ngayon. Don't forget to clean up. Huwag hayaan na maging makalat yung paligid natin. Okay? Itong ginawa nyo, I'm sure maganda yan. Patingin na, pati, itago nyo kasi one day, makikita nyo ulit yan.
Paano ba yan? Sige, bye!